Ito ay naka 1x30 yung speed na. Lahat sa kanya ay alloy na. And naka remote lockout na rin to. Maglalakbay ako pag sa kawalan. Upang namunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yung MTB na halos wala ka lang papalitan in the long run. Ito, si Primus X. So, bicycle natin siya. Yung frame nito ay alloy na rin, 60-61. So, napakasimple lang nung kanyang pintura dito and yung kanyang frame. Ayan, nakamat siya dito. Primus X sa taas. Medyo malibis lang dito. Sa down tube niya, hindi rin ganun kataba yung frame. So, I think hindi siya ganun kabigat. Yung iba kasi, sobrang lalaki nung ginagamit na ano dito. Ganun-ganun na. Ito kasi, sakto lang. Hindi siya ganun kataba. Hindi siya ganun kanipis. Ayan. Yung cable routing, naka full internal na, naka 1x2, isa sa left side, isa sa right side. Ito yung kanyang RD, ito naman yung kanyang disc brake cables sa likod. Head tube, ay, oy, tapered na rin, and letter P. Primus, yung kanyang kinis, bilib ako dito, ang kinis na rin niya. Sa presyo niya, makinis na rin dito, dito ay makinis na rin. Lagayan natin ang ulam mo ng battery cage, mayroon isa dito, yun nga lang, ito ay wala. Size naman ito ay 17, yung AFD dito, huwag nyong hanapin sa akin dahil naka 1x lang yan, pero kung gusto nyong maglagay ng AFD, pwede naman. Meron doong slot para sa kanyang FD, stopper doon. Wala siyang pang side swing, pang top pull, wala rin. Sa kalang naman tayo, ito ay alloy na rin, CNC, 34 teeth. Doong lo yung ginamit sa kanya, BCD is 104. Hindi yan na siya naka-halotech, naka-square taper siya, pero alloy na to. Ayan, 170mm Primus X. Yung chain naman na ginamit, tignan natin, PYC. Yung ginamit na chain, so okay na rin yung PYC. Dito sa likod, L2 AX. So si L2 ay matagal-tagal na rin sa market. Kilala na rin yan. Subok namin ang kamimihin niyan, si L2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 speed, 11, 50 teeth pag kayo pa nabitin dyan. Ewan ko na lang. 34 teeth, 11, 50 teeth. Palag-palag na rin sa mga budulan niya. Yung hubs naman niya ay alloy and silvering na rin. Spokes, syempre, TF2. Double wall alloy ang kanyang rim. Yung gulong niya, natuwa din ako sa gulong nito. Hindi sa tinibed. Kenda na rin yung ginamit dyan. Ayan, Kenda, yung size niya ay 29x2.2. Ayan, palag-palag na rin to sa mga patag at lubak. Yung knobs niya, hindi naman ganun kalalaki. Tamang-tama lang. And yan yung 2.2. Mga 2.35 siguro sa abit na yan. Pero yan yung 2.2, siguro na yung pinaka max na pwedeng ilagay sa kanya sa ngayon. Sa likod, 160mm rotor, 6 bolts, and quick release na rin siya. Ito yung kanyang post mount. Yung seat post naman, size niya is 30.4. Alloy na rin to, Primus X yung ginamit. Stock pedal, syempre, bakal pa yan. Dalawa yung kanyang adjustment upuan. Dito naman sa taas, P. Primus na rin, malambot na rin, and flat siya. Yung fork niya, ito, isa rin to sa natuwa ko dito. Ito ay air fork na, and meron siyang remote lockout. And yung kanyang wheelset sa unahan, same lang din sa likod. Hindi nga lang to, nakapares na bag, nakasweather belt pa siya dyan. Pero nakakenda na rin yan, 29x2.2. Primus X, alloy na rin yan. Hindi nga lang yata ito naka-tubeless ready. Siyempre, mga ganito, hindi pa naka-tubeless ready kasi naka-stack pa lang yan. Harap, 160mm rotors, 6 bolts, and yung hubs niya ay alloy silver na rin. Dito naman tayo. Sa kanyang stem, ito ay 60-70mm and alloy na rin itong kanyang handlebar. Ayan, around 690mm. Para may pagka-back swift yung kanyang handlebar. Yung brake ay Sib Simmers, marami na rin gumagamit niyan. And yung kanyang shifter ay L2 AX 13 speed. Pag ikaw pa nabitin dyan, ewan ko na lang talaga. So yung timbang ito siguro, hindi ko na matitimbang ito kasi wala akong timbangan, pero yung mga ganito kasi pumapawil lang ito ng around 14 kilogram something kasi nga MTB yan, lalo pag malaki yung kanyang gulong. So ito na, magkano nga ba ito? Si Primus X, ito siya sabi ko sa inyo. Ito na yung pinakamura nakita ko na ganito yung specs, tingnan nyo ha.
Ang SRP niya ay 12.5. Ayan. 12.5 talaga siya. Pero kasama na yung ano doon, yung 6 na esensya sa freebies. Pero kung ayaw niya ng freebies, okay, ito na yung cash niya. Cash pickup, 12,000 pesos. So sa 12,000 pesos mo, meron ka ng MTB na 29er, naka 1x13 speed, halos lahat sa kanya ay alloy na. Naka airport na rin, and remote lockout na rin yan. Yung gulong, indalong rin, pwedeng-pwede na rin. Kenda tires na rin yan. Siguro ang upgrade lang talaga dito na nakikita ko, kung gusto nyo i-upgrade do, ito lang. Sa ngayon, ayan. Yung kanyang crank na square taper pa. Pwede nyo gawin tong Halotech kung gugustuhin nyo. Pero tulad ganalaya ko sinasabi, bago kayo mag-upgrade ng kesa ng mga bike nyo, sulitin nyo muna. Kasi kung bibili nyo to ng 12,000 pesos, tapos upgrade ka agad ang iniisip nyo, hindi nyo man lang subukan ng medyo matagalan, hindi magiging sulit yung 12K nyo. Mas maganda kung sulitin nyo muna, laspagin nyo muna ito bago kayo magpalit ng ibang pyesa. Siguro, ang upgrade na talaga dito na nakikita ko, ito, gawin yung Halotech and yung brake nya na naka-sim-simmers, pwede nyo gawin MT200 kasi yung MT200 ngayon medyo nagmura na rin, buwaba na kasi mabot yun yung 3K nung pandemic. Pero ngayon kasi yung MG200, pinakamura yata ngayon ay 1,500 pesos. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Yun na yata yung pinakamura, 1,500 to 1,800 na lang yata binibenta ngayon ang MT200. So parang ang gasos mo lang dito, pag umasos ka ng 1,500, nagpalik ka MG200, magiging ano na lang to, magiging 13,500 yung presyo niya, naka MG200 ka na. Ayan ha. Pero yung 1.5 isa ano labas yun, pero ito talaga ay 12,000 pesos. Yun lang ang sample ko sa inyo kung magpapalit kayo ng 200. And yung karang niya ha, sa inyo, pero laspagin nyo muna. Diyos mi humar humar. Laspagin nyo muna bago kayo magpalit. Yung frame niya, wala akong masabi, sobrang ganda na rin. Makinis, naka full internal, naka tapered na rin. Tignan nyo naman yan, hardtail ang itsura nito. And yung ano niya, 30.4, okay na rin. I think palag-palag na rin to sa mga aunan, sa mga budulan. Kung bubuduli ka ng tropa mo, ito gamit mo, malamang sa malamang magisisi yun. Dahil naka 1x13 speed to. Tsaka yung L2 na ginamit dito ay okay na rin yan. Madaming gumagamit ng L2. Para sa akin, okay na okay na to sa 12,000 pesos. So comment down below kung mayroon pa kayo nakita na MTB na mas maganda dito sa halagang 12,000 pesos para sa akin. Ito na. Yung pinakasulit na airport ka na, naka 1x13 ka na, L2 na rin yung ginamit dyan, gulong kenda. Comment down below kung mayroon kayo nakita na mas maganda pa dito sa spec nito sa halagang 12,000 pesos. Para sa akin, approve na approve ko to. Si Primus X. Yung brand nga lang talaga, hindi ko alam kung saan lupalok ng Galaxy nagsimula to, kung kanyang side brand to,